Hi guys, it's me, Ninia. Welcome to my channel! Ngayon, ang pag-uusapan natin is tungkol sa things I wish I knew before working as civil engineer. Kung nakakasubay pa kayo sa mga vlogs ko, is alam niyo naman na civil engineer ako and may 5 years experience na as civil engineer. And may mga bagay-bagay akong na-realize na dapat nalaman ko bago ako pumasok sa ganitong profesyon. So, huwag natin patagalin pa. Una is, importante pala yung AutoCAD na software. Isa yun sa gamit na software as civil engineer. Ginagamit yun lalo na sa construction. Bakit nagagamit natin yun sa pag-re-review ng plans, pag-estimate? Doon natin binabasa yung plano aside sa mga blueprints. So yun guys, importante talaga yung AutoCAD. Kasi dati nung nag-aaral pa ako, is nung tinuturo sa amin yung AutoCAD, is hindi ko yun minamind. Minsan, naalala ko pa nga, is kinukopya ko lang yung ginagawa ng kaklase ko. Ganun. So, nung nagtrabaho na ako, is hindi ako ganung marunong sa pag-AutoCAD. And naka-decide ako na mag-aral or mag-enroll ng AutoCAD class para at least ma-improve ko yung skills na meron ako and magagamit ko din sa work ko. So yun guys, if ngayon nag-aaral ka pa lang, seryosohin niyo yung drawing class niyo kasi nakakatulong talaga yan sa pag soon if magtrabaho na kayo. So yun. Pangalawa is na-realize ko is importante pala yung or dapat pala natin seryosohin yung internship natin or on-the-job training. Bakit? Kasi doon natin marirealize and doon natin malalaman if anong field ka, as anong field yung gusto mo tahakin as civil engineer. If ikaw nag-ODT ka sa construction or sa mga construction industry, doon mo makita yung mga trabaho or ano yung mga ginagawa. Ano yung ginagawa ng mga civil engineer talaga. Doon mo ma-realize if ano yung para sa'yo ba yung construction or ibang field yung gusto mong takakin. So, doon mo ma-realize if anong path yung gusto mong takakin if mag-graduate ka na. So, yun yung guys. And if na-feel mo yung construction, is alam mo na ano yung mga pasikot-sikot, ano yung mostly ginagawa as civil engineer if mag-work na. Pangatlo guys, is na-realize ko before na hindi pala malaki yung sahod if fresh graduate ka as civil engineer. Maliit lang yung offer ng pagiging civil engineer, lalo na kung fresh graduate. Pero, if passion mo talaga yung hindi mo na yan maiisip yung sahod mo. As kung ikaw ay fresh graduate pa lang, is ikaw, posigido ka na matuto and ma-improve yung sarili mo, yung skills and knowledge mo sa construction. And soon, para magamit mo rin din yun. Kung gusto na bang bumuo ng sarili mong construction firm, construction company, or gusto mong mag-improve, magiging OIC, mag project manager, ganun. So, akala ko kasi dati, pag-graduate ko, malaki na agad yung sahod ng isang civil engineer. Pero hindi pala guys. Nung una, okay pa ako. Pero hanggang tumatagal ako, minsan naku-question ko ba na worth it ba yung tinatrabaho ko? Saan natatanggap ko ng sahod? Ganun. Dahil marami na akong knowledge na nag-in and minsan hindi na ko compensate yung ginagawa kong trabaho sa sahod na natatanggap ko. Pero sa experience ko lang yun ha, sa experience ko lang, hindi ko nilalahat kasi ito ay based sa na-experience ko lang as civil engineer. Yun yung na-experience ko na hindi pala gaanong kalakihan kung fresh graduate ka ang sahod ng isang civil engineer. Pang-apat is hindi lang pala lahat ng oras ko is nasa field or nasa site. Dapat mong balansehin yung office works mo and yung operations or yung pagpupunta mo sa site. Bakit? Kasi maraming reports na gagawin. Maraming letters na kailangan mong gawin. May daily report ka gawin, may weekly accomplishment report, may monthly report. Yun, hindi lang pala site na site lang. Kasi dapat mo din reviewin yung mga plano. Kasi kung palagi ka lang na site, hindi mo nababasa, hindi mo nare-review, hindi mo nalalaman yung specs or schedule ng finishes sa ginagawa mo. So yun, importante yun guys. Bigyan mo ng oras yung office works kasi importante yun din sa pagpapatrabaho sa site. So yun. Panglima,
Panglima, na-realize ko na hindi basihan yung grado or saan ka nag-graduate, ganun, or ano yung grado mo, kung gaano ka katalino sa pagiging civil engineer. Yan yung isa sa na-realize ko kasi akala ko kasi dati, kung mag-graduate ka sa ganitong paaralan, kilala na paaralan, madali ka makapasok ng trabaho or ganito yung grado mo, matalino ka sa matalino ka nung nag-aaral ka, Dean's Lister ka, cum laude ka, magna cum laude ka, is madali mong magagawa yung trabaho mo. Hindi pala ganun, guys. Hindi pala ganun. Kasi ako, nag-aral ako sa isang semi-private lang na paaralan. And hindi din ako ganung matalino. Pero, yung pagtatrabaho mo as civil engineer, lalo na ako sa construction site, is depende lang yun sa passion mo, sa puso mo, if gusto mo yung ginagawa mo. Hindi nagmamatter kung gaano ka katalino nung nag-aaral ka, or saan ka nag-aral, is depende yun kung paano ka magtrabaho or paano mo ginagawa yung trabaho mo. Ganun yun, guys. Nasa sayo talaga yun yung passion mo. If gusto mo yung ginagawa mo, mabilis kang aangat ng aangat sa posisyon mo. Kasi sa construction, guys, sa construction lang, importante yung diskarte sa trabaho. Paano mo masolve yung mga problema sa site. Importante yung diskarte mo sa trabaho. And yung attitude mo towards the work, yung characteristic mo towards the work. Yun, guys. So, yun lang. Hope may natutunan kayo sa mga sinabi ko. And please, like and subscribe. And click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod na videos. Bye-bye!